Kasabay po ng simula ng buwan ng Mayo ng araw ng paggawa na kumikilala sa kontribusyon at sakripisyong halos 50 milyong manggagawa po sa buong bansa. Pero dahil sa tumataas na mga bilihin, panawagan pa rin ng ilang grupo na madagdagan pa ang kanilang sahod. Mula po sa P. Noval Street sa may Espanya Boulevard sa Maynila, nagmarcha papuntang Morayta ang kilusang Mayo 1. Panawagan po nila ang 150 pesos na aumento sa kanilang sahod. Sa Recto Avenue naman, maagang nagsama-sama ang Workers for People's Liberation para manawagan sa gobyerno. Bukod sa dagdag sahod, hiling nilang ibaba ang presyo ng mga bilihin at ang libreng pabahay. Pero sa kanilang pagmarcha papuntang Mendiola, hinarang na sila ng pulisya sa may Morayta. Ilang pang grupo sa ibang bahagi ng Maynila ang hinarang ng pulisya. Bandang alas 8:30 kaninang umaga, pinausad na ang ilang grupo papuntang Recto Avenue para makasama nila ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang isinusulong ng bagong Pilipinas ang mas maraming oportunidad. Magandang balita po sa mga bibili naman ng panlutong LPG ngayong buwan. May rollback po kasi sa presyo niyan. Ang Petron simula po ngayong unang araw ng Mayo. 1 peso and 15 centavos ang bawa sa kada kilo. Katumbas po yan ng 12 pesos and 65 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nagpatupad ng tapyas sa presyo ng LPG. Mga kapuso, ngayong Labor Day, maghanda pa rin sa matinding init o kaya'y mga panandaliang ulan lalo sa bandang hapon o gabi. Ayon sa PAGASA, easterlies ang nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umiiral sa Southern Mindanao. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng MetroWeather. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Mga kapuso, 35 lugar sa bansa ang posibleng tamaan ng danger level ng heat index. Posibleng sumampa sa 48 degrees Celsius ang damang init sa Pili, Camarines Sur, 47 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at 46 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao, Cagayan, Puerto Princesa, Palawan, Verac, Catanduanes at sa Masbate City. Kaabot naman sa 42, 43 at 44 degrees Celsius ang heat index sa ilang pang panig ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Kinundina ng Amerika at Japan ang panibagong insidente ng pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR kahapon sa Baho de Masinloc. Gayet naman ng China, may karapatan daw sila sa bahaging iyon ng West Philippine Sea at ginagawa lamang daw nila ang nararapat alinsunod sa kanilang batas. Sa mga kuha ng team ni Rafi Tima kahapon, kita ang ginagawang pambomba ng tubig ng China sa sinakyan niyang BRP Bagakay ng PCG. Ang ilang bahagi nga ng barko nagtamo ng matinding pinsala dahil sa insidente. Narito po ang kanyang report. Malayo pa sa Baho de Masinloc, sumalubong na agad ang tatlong barko ng China Coast Guard. Sa dikalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto,
Napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkaw ng BIFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Matuloy niyo aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Ganito na yung sitwasyon kanina pa, siguro mga 20 to 30 minutes na parang cat and mouse yung labanan. Yung BIFAR ship, pinarang kanina, kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. Walong barko ng China ang sarit-saritang humaharang sa aming daraanan hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship sa tila blockade ng China patungong Baho de Masinloc. Pag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Ang direksyon kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kaming pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami, talagang inaharangan kami para makapasok sa Baho de Masinloc. Pero ngayon, ito na yung direksyon ulit namin papunta ng Baho de Masinloc. Dalawang Chinese militia boats ang nagtangkang humarang sa aming dinaraanan pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng bahura, isang pambihirang pagkakataon para sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Pero agad din kaming inabutan ng mga barko ng China Coast Guard. At wala pang ilang minuto, agad na nilang binuksan ang kanilang water cannon. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas. At ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Baho de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Noong una'y tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan, na sinabayan din ang pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Ang mismong breach ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tumagal pa ang magkabilang pag-water cannon ng China Coast Guard sa aming sinasakyan habang nagmamaniobra ang kapitan para iiwas ang mahalagang gamit sa labas ng barko. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, diramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Natigil ang pansamantalang pagbuga nila ng tubig matapos ang ilang ulit na pagradyo ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhan. Stop your water cannon! You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Over. Sa lakas ng water cannon na ibinuga ng China Coast Guard, nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayupi-upi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Hindi tumigil ang China Coast Guard hanggang sa lumayo sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming barko. Sa tuwing tumitigil ang aming barko, binubuksan nila ang kanilang water cannon na tila babala sa amin na lumayo na. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BIFAR sa mga mangis ng Pinoy sa Baho de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ng mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Latest tayo ngayong Wednesday, mga mare at pare. May kilig sa Japan Moment si It's Showtime host Ann Curtis. Isinair ni Ann ang kanyang April dump sa Instagram. Sa isang entry, spotted siya sa elevator kasama ang Enhypen members na sina Jake and Sunghoon. Pinusuan naman ng 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 cutie snapshot ni Ann with Jake Hoon. Kasama rin sa April dump ni Ann ang Diyos sa moment niya sa launching ng It's Showtime sa GMA. Party sa Ann Kabogbol birthday ni Vice Ganda at ang Elsa sa Isla Eksena ng anak niyang si Dahlia. Mabibilis na balita po tayo. Sugatan ng dalawang sakay ng kotse matapos itong tumaob sa isang kalsada sa Baler, Aurora. Batay sa inisyal na ulat, aksidenteng nabuhos
sa driver ang kape kaya nawalan dyan ng kontrol sa manibela hanggang sa tuluyang tumaob ang kotse. Agad na dinala sa ospital ang dalawa para gamutin. Sugatan ng anim na individual na dumalo sa isang kasal matapos tamaan umano ng kidlat sa Marilog District, Davao City. Dalawa riyan mga minor de edad. Una umanong tumama sa puno ng nyogang kidlat bago tamaan ng mga dumalo sa reception. Noong Sabado, may isa ring tinamaan ng kidlat pero hindi na siya nagpadala sa ospital. Ayon sa tala ng barangay, ito na ang ikalawang pagkakataon na may namataan ng kidlat sa lugar. Ayon sa PAGASA, maging mapagmatyag lalo na kung may mga pagkulog. Samantala, patay po ang isang lalaki sa Quezon City matapos saksakin habang nasa bangketa. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaupo sa bangketa sa northbound lane ng EDSA sa Quezon City ang isang lalaki pasado alas 10:30 kagabi. Nilapitan siya ng isang lalaki nakasuot ng stripes na t-shirt at may backpack sa harapan. Nang tanggalin na lalaki ang daladala niyang bag, bigla na lang niyang sinaksak ang lalaki nakaupo. Nagpupumiglas ang lalaki pero inundayan pa siya ulit ng saksa. Napatakbo ang biktima. Ang salarin tumakbo papalayo sa lugar. Hawak sa kanang kamay ang ginamit na patalim. Sa angulo namang ito ng CCTV, kita na tumatakbo ang biktima hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak. Halos 10 metro ang layo mula sa lugar kung saan siya sinaksa. Namatay ang lalaki na nagtamo ng dalawang saksak sa dibdib. Walang pagkakakilanlan na nakuha sa biktima na sa pagkataya ng mga otoridad ay edad 30 hanggang 35 taong gulang at may taas na 5'5". Kilala lang daw sa lugar ang lalaki sa alias na Bahala. Yung nakita ko lang naman na tumatakbo siya eh. Tapos hindi ko rin siya tinitingnan kung saan siya magpunta kasi po may mga customer ako. Kwento ng katabi ng biktima na mangyari ang krimen. Patulog na raw sila noon sa bangketa. Bago nito, narinig daw niyang minakasagutan ng biktima. Kawin niya. Tapos? Ano wala yun. Binalikan siya. Ano raw pinagawa yan? Hindi ko alam kung pinagawa yun. Inimisigan pa ng QCPDCIDU ang motibo sa krimen. Inalam pa ang pagkakilanlan na nakatakas sa salarin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, nasa Pilipinas muli si Sandara Park. Sa engineer niya sa Instagram, taking a break si Dara sa isang wellness resort sa Lipa, Batangas. Mas uminit nga ang summer sa kanyang photos, suot niya ang pulang swimsuit with pahirit na It's Good to Be Back. Nakatakdang mapanood si Dara sa Season 2 ng Running Man Philippines bilang guest star. Para sa ibang pang detalye kaugnay sa nangyaring pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc, makakausap natin ngayon si Rafi Tima. Rafi, kamusta ka na at ang inyong team dyan ngayon? Chino, maayos naman kami ngayon ni JC Navarro. Nandito kami ngayon sa Laot pa, no? Sa gitna ng Laot, sa pagitan ng Bajo de Masinloc at ng Zambales. Approximately 80 kilometers ang layo namin sa may Bajo de Masinloc. At sa ngayon ay nagsasagawa ng resupply mission. Itong aming kasamang Dato Bangkaw dito sa mga mangisdang Pinoy. Itong kanilang misyon ay dapat isasagawa sa Bajo de Masinloc pero matapos ngayong agresibong aksyon ng China Coast Guard kahapon, ay minarapat ng barkong Dato Bangkaw at itong aming sinasakyan na BRP Bagakaw ng Philippine Coast Guard na lumayo muna doon sa area para naman na maibsan yung tensyon na aming naranasan kahapon matapos nga kaming bombahin ng water cannon. Sa ngayon ay patuloy yung kanilang sinasagawang refueling operation. Kahapon pa, Chino, nagsimula itong kanilang refueling operation. Ilang oras lang matapos nga kaming bombahin, bagamat nagtamo ng damage itong dalawang barko, ay tuloy yung kanilang misyon na pagbibigay ng libreng krudo at ng mga supply sa mga mangingisdang nangingisda sa may Bajo de Masinloc at kahit na yung mga galing ng Pangasinan na nangingisda dito sa area ng West Philippine Sea. Kahapon naman ay namataan natin yung isang Poseidon aircraft na paikot-ikot dito sa ating lugar, nagmamasid dito sa matapos na mangyari yung pamubaba sa atin ng China Coast Guard. Paikot-ikot dito sa lugar kung saan tayo naroon ngayon.
Actually, itong lugar kung saan tayo naroon ngayon na Chino ay ito rin yung lugar kung saan kami unang sinalubong ng China Coast Guard kahapon nung patungo pa lang kami dito sa may Baho de Masinloc. At mula roon ay sinunda na kami nito mga barko ng China Coast Guard hanggang kami makarating at makalusot dito sa may Baho de Masinloc. Chino? Rafi, bilang journalist na hindi naman unang pagkakataon na pagpunta mo dyan, paano mo mailalarawan yung nasaksihan mong maneuver mula sa China Coast Guard kumpara dun sa mga nakaraang pagpunta mo dyan? Malinaw talaga, Chino, na talagang agresibo yung kanilang ginawa. Perhaps dahil nakalusot nga itong ating sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard, siguro mga nasa 600 yards na lamang yung aming layo mula dun sa Bukana ng Baho de Masinloc. Alam naman natin na talaga ito yung binabantayan ng China Coast Guard noon pa man. Kahit nga mga mangis ng Pinoy ay hindi pwedeng pumasok doon sa lugar. Kung kaya't nung makalapit, itong ating sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard ay talagang naging agresibo yung kanilang aksyon. Matapos kami makalusot, sinundan kami at mula roon ay nagbuga na sila ng water cannon. So talagang very aggressive yung kanilang ginawa aksyon. At kung hindi kami umalis doon sa lugar, ay posibleng mas malaki pa yung damage na masusustain nitong ating sinasakyang barko. At ganun din pala yung nangyari doon sa BRP Dato Bangkaw. Although mas malayo sila dito sa may Baho de Masinloc, ay 10 beses silang pinatamaan ng water cannon. Itong ating sinasakyan naman ay 4 na beses pinatamaan ng water cannon na Chino. Maraming salamat at ingat kayo riyan, Rafi Tima. Umabot na ng Mendiola ang ilang grupo ng mga manggagawa na nagmarcha mula po sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Buong detalye niyan sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Pony, kakadisperse lang ng mga rallyista na nakalusot nga papunta dito sa Mendiola sa Maynila kanina. Ang panawagan nila ay itaas ang sweldo ng mga manggagawa sa buong bansa. Nagmarcha papuntang Mendiola sa Maynila ang iba't ibang grupo ngayong Labor Day, kabilang ang mga manggagawa, kababaihan, jeepney driver at iba pa. Ayon kay Partido Lakas ng Masa Chairperson Kasani Melencio, nasa 15,000 sila pero naharang ang mga kasamahan nilang galing din sa iba't ibang lugar. Pasado alas 9 ng umaga, nakarating ang bahagi ng grupo sa Mendiola. Sinalubong sila ng mga polis para harangin sana sa intersection ng Recto, pero nakalusot pa rin ang mga rallyista. Nag-human barricade na lang ang mga polis para hindi na sila makalayo pa. Nagdaos ng maigsing programa ang mga rallyista at hinayaan na sila ng mga polis. Kabilang sa iprinotesta ng grupo ang isyu ng sweldo, presyo ng mga bilihin, land grabbing, charter change, jeepney phase-out, contractualization at ang anilay pagpapagamit ng Pilipinas sa namumuong gera sa pagitan ng US at China. Sabi ni Kasani Melencio, nag-imbita si Pangulong Bongbong Marcos ng meeting kasama ang labor leaders. Pero hindi raw sila pumayag sa bukluran ng manggagawang Pilipino. Dagdag naman ni Calione de Guzman, suportado nila ang legislative wage hike na isinusulong sa Kongreso. Pony, matapos naman ang kalahating oras ay kusa na rin nag-disperse yung mga rallyista. Sa ngayon, balik na rin sa normal ang daloy ng trapiko rito sa Mendiola. Pony? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ngayon pong Labor Day, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po sa mga karapatan ng mga manggagawa. Sabi ng Pangulo, dapat muling pag-aralan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ang minimum wage sa kanilang rehiyon sa loob ng 60 araw bago umabot ng isang taon ang pinakahuling pagtaas ng sahod sa rehiyon. Para raw ito sa epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang dahilan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Chino Gaston. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.